ba yung sabi sa apat? Parang payo? Senyor, 50 years in the industry, si Kuya Efren. Ako, aminin ko na apat na dekada. Alalim. Ang trabaho mo. Oh, 1979 po ako, kaya 79, binabatukan mo ako ng 78. Oo nga. Bata ka mo. Binabatukan kita sa bahay ninyo. Tigas pa ulo mo. Asaway nga. Oo. Oh. At saka bata pa ako noon. Oo. Oh. Kaya tumahimik nga. Sa magulo. Ang may babaya ko lang po sa mga kabataan natin ay maging professional po kayo. Ang essence po ng professionalism ay ang mahalin niyo po ang trabaho ninyo at hindi yung pera-pera lang ang tingin niyo sa show business. Ang tingin niyo po rito ay pamilya. Pumasok kayo sa pamilya. At lahat ng makakasama niyo sa industriyang ito ay kapamilya niyo. Isipin niyo ng kadugo niyo yan. Dugo ng pelikula ang nananalaytay sa inyong lahat, kaya mamahalin niyo po mula sa pinakamalaking artista at sa pinakamaliit na manggagawa. Dahil lahat yan, kapatid, na dapat minamahal. Kaya huwag niyong paghihintayin pag may oras ng tawag ninyo. Kahit hindi kayo unan, ako kahapon pinapunta sa set. Alas 9, nandun ako ng alas 9. Nakunan ako alas 9 ng gabi. Pero hindi ako nagsungit sa halip ay ang saya-saya namin nagkukwentuhan. Nag-enjoy kami kumain sabay-sabay ng tanghalian, naghapunan. Yan ang masasabing old school. Kaya, nagmamahalan po kami, lalo na mga magkakasama kami, ilang taon na tayo hindi nagsama sa pelikula. Ha? Payat ka pa nun eh. Bastos ka. Mga kahit na 10 taon kayong hindi nagkita, pag nagkasama uli kayo, parang kahapon lang kayo huli nagkita. Ay, ganun po kami kasaya. Kaya we love each other. Ganun din po sana kayo mga kabataan. Kayo ang mga susunod sa amin. You are the next guardians of the industry. Protect the industry that we love so much. How about you? Parang 50 years old ka na lang. Doon sa hindi nakakaalam, Kuya Efren is a very, very old friend of our family. It's like family already to us. Uhugin pa po ako, binabatukan na po ako nyan. Tine-terrorize po ako nyan every time ako pumupunta sa bahay nila. Di ako binibila ng pambili ng bubble gum nyan. Palaging, dun, doon ko humingi sa tatay mo, doon ko humingi sa nanay mo. Yan, ganun po siya ka-terrorist kung bata ako. Kaya ngayon, medyo may edad na ako, pwede ko na rin siyang basto sa iyo paminsan-minsan. Kaya nakakabawi-bawi po ako. Pero ang masasabi ko sa mga bata ngayon, do not lose respect. Respetuhin nyo lahat ng kasama nyo, lahat ng kasama sa industriya, ang mga reporters, ang mga crew, staff, unit, lahat yan. Kasama yan eh. Kasi pagdating yung oras, hindi naman kayo bumabata, tatanda din kayo. Pag dumating kayo sa oras namin, at ganitong may interview na yun, makikilala mo kagad kung sino yung mga kasama mo noong una. At pag hindi ka pinapansin, ibig sabihin masama ang pinagsamahan ninyo. Eh wala naman hindi pumapansin sa akin, kaya ay, ibang sa okay lahat. So yung respeto po, yung respeto lang ang dapat hindi makawala sa isa't isa. Mas lalo na sa mga taong tumatakilip sa inyo. Yun lang po. Thank you. Thank you. Okay. Maganda na po lahat yung sinabi ng mga kasama ko. Siguro na lang, yung tiwala na lang, katulad kay Kiko, nung isasabit siya rin sa napaka-taas talaga. Sabi ko sa kanya, pare, kaya mo yan. Thank you, Tol, nagtiwala ka. Yung lang, yung ganun lang, magtiwala kayo sa nakatatanda pagka sinabi ng okay, okay. Yun lang po, thank you.